Magandang araw po sa inyong lahat. Tara, ating pong panilayan ang salita ng Diyos para sa linggo ng pagpapakasakit ng Panginoon. Mga kapatid, nakasanayan na po nating tawagin ang linggo na simula ng mga mahal na araw bilang linggo ng Palaspas o Palm Sunday. Ang dahilan po siguro ay tumanim na sa ating isip na tuwing sasapit ang linggong ito, ay ginagawa ang maringal na pababasbas ng mga palaspas. Ang seremonyas pong ito'y dinadagsa at inaabangan ng mga tao, matanda man o bata. Pero dahil pa rin po sa banta ng hindi nakikitang virus, ay hindi po muli gagawin ang maringal na pababasbas na ito katulad po ng nangyari noong nakaraang taon. Tama po, dalawang beses nating hindi na ginagawa ang maringal na seremonyas na ito. At sa akin pong pagninilay, ang mga pangyayaring ito ay isang imbitasyon para mas ituon natin ang ating pansin sa mas importanteng mukha ng linggong ito. Ang linggong ito po, mga kapatid, ay hindi lamang po tungkol sa maringal na pagpasok ng Panginoong Jesus sa lungsod ng Jerusalem habang ang mga tao ay nagwawagayway ng palaspas at nag-aawitan ng papuri. Higit sa lahat, ang linggong ito po na tinatawag din nating Passion Sunday o linggo ng pagpapakasakit ni Kristo ay nagpapaunawa muli sa atin na ang sentro ng mga mahal na araw ay ang buong pusong pagpapakasakit at pag-aalay ng buhay ng Panginoong Jesus sa altar ng krus. Ang linggong ito ay hindi lamang po tungkol sa mga dahon ng mga palaspas. Ang totoo, ang linggong ito ay tungkol po sa banal na krus kung saan ibinuhos sa atin ng Diyos ang lahat ng kaniyang pagmamahal. At sa mas malalim po na pagtingin, ang linggong ito ng pagpapakasakit ng Panginoong Jesus ay muli pong nagbubukas sa ating mga mata sa kung anong klaseng Diyos ang Diyos na ating sinasamba. Ang ating Diyos ay isang Diyos na dumanas ng lahat ng uri ng paghihirap. The gospel vividly narrated to us that Jesus endured severe physical suffering. He was brutally beaten, he was scourged mercilessly, he was crowned with thorns as a sign of mockery, and at the end, he was crucified as a notorious criminal. But worse than this, the Lord Jesus also had to endure so much mental and emotional suffering. Sigurado po akong nawasak ang puso ng Panginoon dahil isa sa kaniyang pinakamatalik na kaibigan ang ipinagbilisiya sa halagang 30 perasong pila. He was betrayed by a close friend whom he truly loved. Ang kaniyang pagmamahal ay sinuklian ng katraydoran. Iniwan siya ng kaniyang mga apostol, 3 ulit siyang tinanggi ni Pedro, at mag-isa niyang hinarap ang mga taong walang ibang gusto kundi ang patayin siya. At ang pinakamasakit po niyang paghihirap ay yung pakiramdam na parang kahit ang kaniyang ama ay iniwan siyang nag-iisa sa gitna ng pagdurusa. Sa tindi po ng sakit ay napasigaw po ang Panginoong, "Ama, Ama ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan?" Yes, even the Lord Jesus was not spared from experiencing spiritual suffering. The point I am making is that our God is not a God who is alien to human sufferings. Ang ating Diyos ay Diyos na sugatan tulad natin. Ang ating Diyos ay isang Diyos na natikman kahit ang pait ng kamatayan. Mga kapatid, mulat na mulat at damang-dama po natin ang sari-sari at ang patong-patong na paghihirap na araw-araw po nating pinapasan sa mundong ibabaw. Meron po tayo, mga kapatid, na siguro'y minsang dumanas o baka hanggang ngayon ay dumadanas pa rin ng pisikal na sakit tulad po ng mga taong inabuso, minaltrato at binaboy ang katawan ng mga kriminal na walang konsensya. Meron po tayo, mga kapatid, na araw-araw ay umaaray dahil po sa mga malubhang sakit o karamdaman na kanilang pilit na pinaglalabanan tulad po ng cancer at COVID-19.
Marami rin po tayong mga kapatid na gutom sa pagkain at uhaw na uhaw sa malasakit. May mga kapwa tayong sugatan ang puso at pagod na ang isip. Sila po yung mga taong pinagtaksilan o sinaktan ng taong kanilang minahal, mga taong nawasak ang pamilya, mga anak na minaltrato at iniwan ng magulang, mga matandang pinabayaan ng sariling mga anak, mga taong biktima ng bullying, mga taong niloko at pinaasa, mga taong nag-iisa at walang matakbuhan sa gitna ng problema, at may mga taong gusto nang mawala sa mundong ito. At sigurado po ako, may mga kapatid din tayo na dahil sa bigat ng kanilang pinapasang krus ay napapasigaw na lamang ng Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Mga kapatid, ang paghihirap po ay isang realidad na kahit sinong tao'y tinatamaan. At siguradong ang tanong nating lahat ay bakit may paghihirap? Mga kapatid, hindi ko po maipapaliwanag kung bakit may paghihirap. Wala rin pong maliwanag na nasusulat na sagot ng Diyos kung bakit may paghihirap. Ang tanging maliwanag pong sagot ng Diyos sa lahat ng ating paghihirap ay si Kristong nakapako sa krus. Ang ibig ko pong sabihin, ang sagot ng Diyos sa lahat ng ating pinagdadaan ng paghihirap ay ang katotohanan na ramdam ng Diyos ang lahat ng ating kirot. Hindi tayo nag-iisa dahil ang Diyos mismo ay kasama natin sa lahat ng sakit, sa lahat ng kirot, at sa lahat ng krus. The answer of God to our suffering is the assurance that He is always with us and that He is very close to us in all our sufferings and pains. Mga kapatid, ang Diyos natin ay Diyos na marunong masaktan. Siya'y Diyos na nasugatan at Siya'y Diyos na kasama natin hindi lamang hanggang kamatayan, ngunit hanggang dumating tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ako po ang inyong lingkod, Father Kurt Molos, dito po sa TV ni Cristo, sharing the Word of God in the virtual world. Muli po, maraming salamat. God bless you always.